Okay, it's my second day papuntang Reliance. Today is Tuesday, October 13. And yeah, what a great day. Maganda yung panahon. Let's go do this. I hope my audio is better because right now I'm using the lavalier microphone of the Saramonic QW Mic 9. Hopefully, hindi rin umulan buong araw, no? Kasi it's been days, no? Weeks actually, na nag-uulan non-stop. Well, hindi naman non-stop, no? But napakasaya lang para sa mga nagmumotor, no? At sa mga nagko-commute. And that anyway, I'll be doing two games today. Sobrang traffic. Singit-singit muna tayo. Sa mga gustong malaman kung nakakasingit ba itong Vulcan S650, yes, nakakasingit po ito. Pero, syempre, limited pa rin naman talaga. No? Lakasan lang ng loob. Now, I just wanna comment on those people na nagko-comment din ang kanilang mga opinion tungkol sa rates, no? Ng ating mga kasama sa industriya, like videographers, photographers, editors, and lahat ng mga creative artists, no? Ang issue kasi today or these past few weeks or days ay yung rates daw ng ating mga kasamahan sa industriya. May mga sumisingil ng tama, may mga sumisingil ng hindi tama, no? Ano nga ba yung tama, Kuya Ray? Ano ba yung tamang singilan? Ayun yung mga industry standard na rates, no? Like sa video editor, no? Walang pandemic rates. Yun yung tamang singilan, okay? Ang pandemic rates naman, of course, considering the fact na ito, may nahihirapan ang mundo, no? Mingi ng konting diskwento or discount. That's acceptable, syempre, sa mga kliyente na humihingi ng pandemic rates or ng discount. Yes, it's okay sa mga clients natin dyan. It's okay. But bilang ikaw na sisingil ka, no, wag naman masyadong mababa ang ibibigay mong pandemic rates mo. Of course, doon pa rin tayo sa makatotohanan. Huwag naman sobrang baba, like parang ina-undervalue mo na yung sarili mo. Okay? Walang masama if kakagat ka sa may discount, no? Ang masama, yung kakagat ka sa hindi makatarungang ang presyo. Okay? I know, lahat tayo may pangangailangan. I know, ako rin naman, isa ako dyan. I have two kids, no? And marami akong binabayaran monthly bills. Alam ko, mahirap humanap ng tamang presyo ngayon, no? Let me give you an example, no? For example, you are going to edit, editor ka, you are going to edit a 3-minute video, no? Siguro ang masasabi kong standard or makatarungang rate is 3-minute video cut-to-cut editing is, let's say, 3 to 5,000. Yan ang ano, ang pwede nating ipresyo dyan, no? 3-minute video lang ito, ha? Cut-to-cut. Basic text, graphics, and stuff. Cut-to-cut lang ito, no? Provided syempre ni client ang mga clips, no? Ang pandemic rate siguro dyan ay kung 3 ang minimum dyan, siguro doon ka sa minimum, no? 3,000. Diba? Yan ang pandemic rate mo. Okay? Alam naman natin, no, dito sa Pilipinas, sobrang baba talaga ng presyuhan, no, sa pag-i-edit, no? And ako, may mga clients din ako na international. In 3 minutes na yan, cut to cut, simple cut to cut, maabot na ng 10 million, 15 million, no, sa international. Pero dito sa Pilipinas, sobrang baba. Okay, let's face it. Sobrang baba. And that's what I can give you, no? 3 to 5K ang standard. But you also have to take into consideration kung sino ang pag-e-editin mo. Kunwari, ipapa-edit mo sa isang professional na editor yan. Mas mataas ang presyo ni professional editor. Nandun na siya sa 5K siguro, no? Nasa 5K na siya. Dun sa 3 to 5K. Sa kanya na yung 5K. Yung 3K na yan, dun yan sa hindi ganun ka-professional. I mean, hindi full-time o hindi pa ganun katagal, na bago lang, no? Sa industriya. I know may hierarchy at may mga ranking at kung ano-ano pa, no? Pero you have to take into consideration the skill level din, eh.
nung editor, no? Nung pinag-edit mo, is he a pro? Diba? If he's a professional at pinag-edit mo siya, syempre may iba siyang ginagawa. So, itong si professional na to, isisingit niya yung i-edit niya para sa'yo. So, he's going to have his time managed. Okay? And it pays to have your time managed, di ba? Kasi imbis na ipapahinga mo, i-edit mo pa, no? Ganun yung kailangan nating i-consider, di ba? Ito, opinion ko lang to, huwag nyo ako basya. Pwede tayong tumanggap ng mga ganyang editing na discounted at pandemic rates. I get it. May mga pangangailangan tayo. Yes. Pero huwag naman dun sa point na sobrang baba na. I mean, hindi lang naman kasi yan sa inyo magre-reflect, no? Hindi lang sa akin yan, hindi lang sa iyo yan. Magre-reflect yan sa lahat ng creative artists sa Pilipinas. At magiging perception na nila yan, no? Yung isa nga, pinag-edit ko, ganito lang, 500 lang ang binayad ko, okay lang sa kanya. Hindi dapat ganun. And yung presyong 500, sobrang baba naman yun. Sobrang baba naman yun. No, kahit pa sabihin natin nagsisimula ka pa lang, sobrang baba naman yun. Diba? Kahit sabihin natin, 3 months ka pa lang nag-edit and you know the ins and outs ng inyong editing software, yung 500, sobrang baba nun for a 3-minute video. Sobrang baba nun. Don't undervalue yourself. Ang 3-minute video, sabihin sa inyo, 3-minute video is 3 to 5K. Okay? 5,000 being a professional, 3,000 being a beginner or a starter, pero marunong mag-edit. Okay? Yung 500, sobrang baba naman nun. But, meron ding factors na kailangan nating intindihin, no? Like for example, nagpa-edit siya sa'yo ng 3-minute video, ang bibigyan niya sa'yo is 500 per video. Pero, ang ipa-edit niya sa'yo ay 20 videos. O, 10K yun. 20 videos for 3 minutes, diba? 10K yun. Actually, mura yun. Pero, kailangan natin i-take into consideration din yung dami or yung pakete, yung package ng gagawin mong editing, no? Kung bultuhan yan, syempre, pakyawan yan. Syempre, sasabihin niya, hingi ka ng discount. Pero, kung isa lang, 500 is too low. Know your worth. Okay? Know your worth. Hindi ko nila lahat, ano? May mga kliyente rin naman talaga mapang-abuso na, sige, bibigay ko na lang to sa iba. Or, wag na lang kasi hindi mo naman kaya ng mura. Hindi ka ngayon makatanggi kasi may pangangailangan ka. But, make sure na mag-uusap kayo ng maayos, no? Communication is key, lalong-lalo na sa mga kliyente. If hindi kaya ni client ibigay sa'yo ng magandang presyo, sabi mo sa kanya na, okay, sige, gagawin ko yung gusto mong presyo, pero huwag mo ako sisihin kung ito lang ang kaya kong gawin. Ito lang yung kaya ng budget mo. We'll work on your budget, di ba? Mga ganun. May pwede nasa pag-uusap yan. So, there. Kamaya, pag-usapan pa natin yan as we go along. At malapit ako sa Reliance. Kaya, hihinto na ako pakasalita. Ay, kakausapin ko na yung guardia. Okay. PBA Rush, Ryan Odensial. Ryan. Odensial. Odensial. Opo. Okay na po. Salamat. Dahan-dahan, Ryan, dahil madulas dito, maraming langis. Okay. Good. Pumparin ko na tong GoPro ko. Okay? Okay. Diyan na bunot pala yung mic, no? Okay, magala. Nilaba naman to. Bago yung face shield ko. Oh, master. I'm liking my new face shield. Bye bye po. Thank you po. Face mo nakita ko na. Ayan po, bukas nandito kayo. Bye. Okay po. Pakilala ko lang ang kasama ko ngayon. Siya po si Direk Nick Earnshaw. Isa po siya sa mga mentors ko. Doon po sa puso, Gilas Plug, no? Pakana niya po 'yon. Okay? Under po ako sa kanya that time. Kahit naman ngayon. Kaya huwa ako na punta sa greatness. No, kasi meron po akong Nick Earnshaw. Pero ikaw na ngayon ang the great one. Hindi po, kayo pa din. Ikaw na, right? Oo, pero congrats sir, ha? Dahil LeBron. LeBron, ha? Woo! Mr. Smooth Operator, ha? Operator. Kasi
first half pa lang. Ano ba storya ng night? Ano sir? Yung first half pa lang. Oh. Kahapon. Umalis na ako. Punta na ako sa Edsa Shrine. Oh. Punta na ako sa Marikina. So, kahapon lang yun? Oo, kahapon lang yun. Oh. Inedit ko agad yun. Ang tindi. Hindi nyo ako papanood dyan. Ito, isisingit ko dito. Yeah, singit ka. Champion! 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 Isang araw ko lang ginawa at ano lang, isang half-time ko lang ginawa. Ay, hindi naman talaga. Hindi niya. Hi, Mash. Hindi na nangyayari sa papart? Hindi na, hindi. Dala na. Basa muna ng script bago gumawa ng cue cards. 15 months points. So, magsusulat na ako ng cue cards. Kaya ako pinupunit kasi sobrang laki. No? Siguro, pwedeng ganito pagka on-cam sila at malayo ka sa kanila, malaki yung sulat mo. Pero since katabi mo lang naman sila, di mo kailangan ng malaking cue card. Kahit maliit lang kasi hindi naman sila nakikita sa camera. So, kaya kinakalahati ko. Para hindi rin sayang yung papel. Ayan, so bari ang trabaho ko dito, isang floor director. Okay, floor director, siya yung director sa floor. I mean, siya yung nag-cue sa mga commentators and analysts. Kasi meron ganito yan, director, merong game producer, content producers, meron ding floor director. Okay. Si game producer ang mamamahala sa sequence ng game. Si director ang mag-orchestrate niyan sa technical team. Si floor director naman ang mamamahala sa floor or sa mga talents, sa commentators or analysts. Hindi pwedeng rumekta si game producer at si director sa mga commentators and analysts. Kasi malilito sila. Ako, magsusot ako ng talkback or commu para marinig ko si game producer or si at si director. Ako yung middleman between game producer and the talents or the commentator and analyst. So, iko-command ako ng game producer kung anong sasabihin ni analyst. Yung command na yun, isusulat ko sa papel. Then yung papel na yun, ipapabasa ko sa analyst or sa commentator. Hindi ko pwede silang kausapin through words or hindi kami pwede mag-usap through words kasi naka-mic sila at maririnig mo yun sa ere. So imagine, mag-uusap kami ni analyst at ni commentator at naririnig yun sa ere. Hindi pwede yun. So that's why may mga cue cards. Throughout all the years na nandito ako sa TV5, yung mga times na rin naman na nag-direct ako dito. Well, hindi nga lang sa mga live coverages, no? Sa mga shows talaga. Like, There the Young Husbands, nag-direct ako. Kwentong Dota, nag-direct din ako doon. Hindi sa mga live coverage. Pero may mga instances din na nag-direct ako sa live coverages. Like WNCAA cheer dance, mga NCAA football, mga ganyan. So, pero sa mga big games like PBA, hindi. Si Kuya Ray po ay hindi po director ng PBA. Okay, hindi po ako director ng PBA. Ako po ay isang floor director, no, sa PBA. As you can see, no, gamit na ito. Pero itong kabilang side kasi pwede pang gamitin. So, recycling ang tawag dito. Sa mga bata na hindi alam yan. Meron pong recycling na tinatawag. Yan, na-explain ko lang, no. Ito ay isang example ng cue card. No? So, first line, well, hindi naman pare-parehas na. Ito lang yung discarte ko. First line is yung command. Lead in and discuss. Tungkol saan? Tungkol kay RR Pugoy. Anong title ng topic? Bogdan Bogdanovic. So, yan. Ito rin. Lead in and discuss. Tungkol saan? Terra firma. Anong title ng topic? Time for a change. So, ito yung papakita mo kay analyst. Ay, ito yung papakita mo kay commentator para sabihin niya on air. Pag pinakita ko na yan sa kanya, mag-change topic na siya or mag-lead in and discuss na siya ng topic na to. So, parang ganun. So, ito yung weird dito. Nanonood kami ng vlog, tapos nagbablog ako ngayon. Sila ngayon. So yan, nagpe-pre-prod ngayon si TV5. Sundan lang natin yung flow nila. Pagka nag-live shot sila, pwede ako magpasok. So pwede ko ipasok dyan is looking for a better season.
Hawa ko na ang snack ko. Kakain muna ako bago mag-start. Alan Dulpo in the house. Yo! Yo, what's no? up? Ano yun sir? A7? 3. Sana A7S3. Ha? Wala, hindi natin kaya yun. Kahit may pambili ako, hindi ako bibili na. Ano masasabi mo sa mga creative artists na sumisingil lang maliit dahil nangangailangan? Ako, ang opinion ko dyan, hindi naman kailangan paras tayo. Ang opinion ko dyan, okay lang. Discounted price, pandemic rates, okay lang. Pero sobrang bahala. Hindi, ako, kasi once na kinagat mo yung maliit, kasi nga kailangan, siyempre, mawawala din yung pandemic na yan. So, kakasanayan ng kliyente mo yan. Tama. Diba? So, para sa akin, pwede yun, discounted. Pero, not that low na talaga magdadayag ka para tanggapin mo kasi kailangan ng pamilya mo. Although, kailangan talaga ng pamilya mo. Pero meron din naman dyan na, siyempre, makakaintindi na, professional ka naman, hindi ka naman yung bagito, diba? So, ang sinasabi mo, depende rin sa kliyente. Depende rin sa kliyente at... Depende rin sa'yo. Depende rin sa'yo kung tatanggapin mo. Kasi, ikaw, tumanggap ka, pero yung talagang... naayon sa kapasidad mo. Sabi ko kasi kanina sa kanila, 3-minute video, 3 to 5K kunwari lang. 5K being a professional ka, 3K being a hindi ka ganun ka-professional. Tama? Ano doon yung sabi natin pandemic rate sa'yo? Halfway ka, 4. Mag-4 ka. Kung professional ka. Kung professional ka is, professional, mag-dive ka ng konti. Pero, wag doon sa papantayan mo yung... Non-pro. Kasi galing ka na dun eh. Diba? Tama. In-earn mo na yun eh. In-earn mo na yun. May respeto na dapat na. Being a client, respeto ko na lang dun sa gagawa. Professional ko. Okay, diba? Tama. May point ka dyan. So, ang naintindihan ko sa sinasabi mo, depende rin sa kliyente. Depende talaga sa kliyente. Sa bagay, tama naman yun. Kasi kung low baller ka na kliyente, neneniin mo yung editor, di ba? So, talagang ganun ang gagawin mo. Pero kung may marunong o may alam yung kliyente mo, siyempre, irerespeto mo yung rates niya. Tama ba ako? Tama. Okay. Isang wisdom mula kay Alan Dulpo. Si Alan Dulpo po ay nagsimula bilang isang audio man. No, dito sa, Cableman. Marami akong pinagdaanan. He worked his way up, no? Kaya alam niya yan lahat ng sistema. Lahat ng profession dito sa TV industry, alam niyang gawin. Mag-edit, mag-shoot, audio man, light man, lahat. Cable man, kahit maglatag ng kung ano-anong kabinet. Kaya isa siya sa mga tinanong ko tungkol dyan sa issue na yan. Yan nga, no? Tama nga naman, no? Depende rin sa kliyente mo. Kung gagalangin nga, no? Re-respetuin Pero, may mga kliyente hindi makaintindi, so explain mo din. Hindi naman masama yun, di ba? Right mo yun, di ba? Right mo yun. Explain mo sa akin. Para alam niya rin. So baka wala siyang knowledge about kasi professional is ganito yung rate. Diba? Eh paano kung sinabi mo na sa kanya yung totoong rate mo at pinaliwanag mo na pero nineneni ka pa rin? Kailangan mo pa ba rin tanggapin kasi no choice ka na? Hindi. Ako para sa akin. Hindi ko natanggapin. Ah, talaga? Oo, kasi... Pride ko naman. Tama yun, tsaka, Brad. Tsaka siya ng bang kliyente ko. Tama yun. Ang kliyente. Parang hindi ako nagmamalaki. Totoo naman yun. Marami. Para natin respetuhin yung tao, kailangan respetuhin din tayo, yes, di ba? Tama yun. Kasi once na ginawa mo yun, tinanggap mo yun, kayang-kaya ko to. Ako si kliyente, kayang-kaya ko pala si Ryan. Tapos kakalat yan. Yes, next time, kayang-kaya kong gawin yun. Si Ryan Adunzal, napag-edit ko ng 3 minutes yan. 500 lang. Di ba? Yes. So, yung kwento, ang kwento niya is 3,000 lang. Pag kumalat yan, bababa na ang bababa. Eh, siyempre. Parang, kumbaga sa chismis, nadadagdagan. Yeah, di ba? Itong chismis na to, mababawasan. Maraming paraan. Oh, naman. Maraming paraan. Huwag mo lang tapakan yung pride mo. Tama yun. Copy tayo. Yan. Carbonara. Direct me. Meron kasing mainit na isyo ngayon sa industriya natin, no? Tungkol sa mga sumisingil ng mura dahil walang choice. Pinatin editor, 3-minute video. Okay. 3 to 5K 'yan. Tama 'di ba? Basic cutting, ganyan. Ngayon, marami kasi sa industriya natin, pumapayag 500. Oh, 500? Medyo ano naman ata. Medyo degrading yun. Anong masasabi mo doon? Ako bilang media part practitioner for almost a decade na. Medyo hindi dapat 500 kasi kung 500 dapat mga 600. Yeah. De, mga 550. 550 naman. De, pero seriously speaking,
medyo degrading yung 500 kasi hindi tama eh. Dahil unang-una, yun ang proportion mo. Kung mga 10-second video lang, yun na yung 500. Hindi, 10-second. 10-second. Kunyari, yung tumakbo ka mula sa bahay nyo sa kanto, 10 seconds mong tinakbo, yun, pwede na yun. Upload mo kagad yun, kahit 2 cam pa, 500, pwede mo kumbingan ng 500. Pero yung, kunyari, tutusok ka ng baseball, mga 5 piraso, 10 seconds, 1, 2, 3, 4, 5. 10 seconds video, 500 pesos. Pwede yun. Okay. O, lagyan mo na ng konting ng graphics, lagyan mo na ng konting color correction, okay na, 500. Pero yung ano, 3 minutes, right? To 5? May sinasabi kasi pandemic rates. Pandemic rate? Ano, pandemic rates. Yung tipong wala ka ng choice dahil nangangailangan ka. Dapat nga kasi mas sumingil tayo na medyo malaki kasi nga pandemic. Una-una bakit? Ilang buwan tayo nawalan ng trabaho. Nang bigla natin, hindi natin alam kung magkano, kung kailan babalik yung normal na buhay natin. Tapos, bigla mo sisingilan ng 500. Ako naman, sabi nga ni Direk ko, medyo taas mo ng mga konti kung gagawa ka ng ano. Pero dapat nasa, yun nga, 5,000 siguro pinakababa. Lalo na kung si Ryan o din sila mag-i-edit para sa'yo. Degrading yun. Degrading yun as media, oo, sa media practitioner. Kung studyante ka, libre pwede. Mas studyante ka pala. Kasi magpapaportfolio ka eh. Siyempre, unti-unti yun. Parang demo reel mo yung katulad lang ginagawa mo, di ba Ryan? Eh yung 500 na yun, ilang otap lang mabibili mo dun, di ba? Tama, ilang otap lang mabibili mo dun. Pero sana naman, huwag naman ganun kababa. Yan, kasi si Sir Nick, nagturo yan sa Letran. Okay, and pinapadala rin yan internationally. Siya nga yung mentor ko, no? Sa kanya ko pinapattern yung aking sarili. Hindi, actually talaga idol ko yan. Nasa DS yan. Nandun nga sa documentary ko, sir. Dapat malaman din talaga yung karakas mo at ano ba yung nagawa mo na sa industriya. Ngayon kung katulad ko na Ryan, doon siya, ulitin ko ha. Opera mo ng 500, ay mahirap yun. Hindi tama yun. Degrading yun, nakakahiya para sa amin yun. Sana lang, tama lang yung rate para din sa tamang trabaho. Lalo na ngayon pandemic. Tama. Tulungan ko ba? Mag-i-start na kami. And I am on my way to the panel booth. Ano lang natin? First topic, lineup ng Rain or Shine. Mm-hmm. Okay, thank you. Then cap tayo after. Welcome back to the Angeles University Foundation Arena for Day 3 of the 2020 PBA Philippine The Bubble Edition. My name is Paolo De Rosario alongside Charles Chu. After first game, kakain muna. Para sa pagpasok ng second game, dire-diretso na. Kain na, Dan. Ano ginagawa mo ngayon? Ingest lang ako ng game. Sa mga hindi po nakakaalam, no, nag-i-ingest ng game ay parang gathering data or gathering material. Tapos ilalagay niya sa isang folder parang material ng editor para bukas. Tama ba ako? Parang pang-dumping ang tawag doon, dumping. Okay, Tanyo, yun din. Alam din gawin ni Alan yun. Lahat alam gawin ni Alan. Marunong ka ba mag-saing? Yun ang nakalimutan ko na. Hindi mo nakagawin yun. Oh. Ako hindi ako marunong mag-saing. Marunong mag-saing pero sa rice cooker. Ito si Alan, kung napanood niyo yung kwentong gilas ni Pingris, halos lahat eh. Halos lahat. Na, kasi siya yung kasama, siya yung audio man namin dati sa kwentong gilas. Slash light man. Slash light man na rin. And slash PA, lahat nga kasi alam niyang gawin. Yung kwentong gilas ni Pingris nandun siya. Kwentong gilas ni Gary David yata nandun siya. Ni Japet, di ba? Pinakain tayo ng maraming seafood. Oo, dun sa ano, sa Pampanga. Oo, ngayon, makain lang ako. Bago kami umere ulit. Ko alam, anong oras mo yung tip-off ng side game? Baka 7? 7 pa, diba? Before 7. Standby na ba? Parang may nang gumawa. Amaya, standby na pala. Bakit? Standby ba kayo? Standby na pala. Standby na nga. Saan pa lang kain mo? Standby na. Ito yung mga last minute na, ano, mga galawan. Diyan master si Master Rai. Hindi, na. Bye-bye. He had a night as well. Pareho sila ng 30 plus, well, naging 40 eventually itong Tere Parcel. It was just a 10-point game kung saan itong si Roosevelt Adams caught that alley from McCarthy and he knew how to oop. Once again, my name is Paolo De Rosario alongside Charles Chu. Thank you very much for joining us and look, we hope to see you again tomorrow. Video ka pala, sneaky na. Nagulat ako. Ang sinabi mo. Thank you guys, salamat yung oso. Thanks, Ryan. See you. Hi! Hello! Hello! Ayun, katatapos lang ng second game. And
Ah, saba. It's 9:25 PM. Kailangan ko na umuwi dahil may premiere pa ako ng 10 PM. Ang ipipremiere ko ngayon ay yung AAA or yung All About Audio. So, magmamadali na ako. Sana hindi umuulan, no? Kinakulan. Thank you, thank you. Direk, lahat po. Direk Nick, thank you, thank you. Tuloy lang yung vlog niya. Yes po. Okay, ha? Bye-bye. Bye-bye na. Okay, time to shut this camera off dahil lilipit ko na. Sakto pa ito oh. Pagdating ko sa gate, start na ng premiere. Oo nga oh, galing oh. 10, 9, 8, 7, fast break ah, buzzer beater. Oh, sakto.